come to the altar. The fire. Magandang hapon mga kapamuso. Kung mapapansin ninyo, hindi tayo live ngayon, no? Sa dalawang dahilan. Una kasi ang prayer meeting na ginaganap namin dito sa Rainbow ay tuwing Tuesday. Kagagaling lang sa retreat ng mga tao, no? Umuwi ay hapon na ng Monday, kaya magulo pa sa templo natin doon, dito sa Rainbow, marami pa mga gamit na nakakalat, hindi pa naayos. At the same time, pagod din yung mga tao. Pangalawang dahilan, kasi kinakailangan namin puntahan din ni Pastor Ronald, sila, yung family nila, Sister Winnie, para ipaabot ang ating pakikiramay sa pagkamatay ni Tatay Cardine. Kaya andun kami kagabi. So, nirecord na lang namin itong message para sa ating lahat sa mga prayer meeting natin. Okay, ano po ba ang ating pag-uusapan ngayong hapon? Katatapos lang, di ba, ng Mahal na Araw o ng Holy Week. Karaniwan, pag Holy Week, palagi nating sa mga simbahan, no, kahit sa church natin dati, palagi nating nire-recall yung huling mga wika ng ating Panginoong Jesus. At dahil katatapos lang ng Holy Week, gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga huling wika ng ating Panginoong Jesus. Ito ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 30. Babasahin ko. Sabi dito, nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Niyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, yung kanyang wika, naganap na. Tetelestai. Ayan. Ang salitang naganap na sa Greek na ginamit sa New Testament, ang pagkasabi dito ng Panginoong Jesus, tetelestai. Naganap na. Ano bang ibig sabihin ng salitang tetelestai or naganap na? Karaniwan, ang salitang tetelestai ay ginamit sa ilang gamit, no? Pwedeng pag sinabi mong tetelestai or naganap na, pwedeng nabayaran na yung utang. Pwede ding natapos na yung trabaho.
Pwede ding isang katatapos na inalay na sakripisyo. At higit sa lahat, pwede mo rin siyang sabihin natapos na masterpiece. So napakaganda pala no ng salitang naganap na or tetelestai. Hindi lang nabayaran yung utang mo, hindi lang natapos yung iyong trabaho, hindi lang nagsakripisyo ng offer, kundi ang kanyang suma total, ang kanyang pinaka-ending point, merong nagawa something na isang masterpiece. At yan lahat ay nagawa ng Panginoong Hesus sa atin. Tetelestai, naganap na. Ano ba yung mga naganap na? Ano ba yung pagkakaintindi natin? Bakit sinabi ng Panginoong Hesus na naganap na? Kilala natin si Michelangelo, di ba? Isikat siyang nag-i-sculpture, yung naglililok ng mga dibuho, nagpipaint, no? At ang isa sa pinakasikat na naging masterpiece ni Michelangelo ay noong 1499, nakagawa siya ng isang dibuho na ngayon ay nasa Vatican, hanggang ngayon ay nasa Rome. Ito yung tinatawag na Pietà, sa taga sa ibig sabihin ng Pietà da Pitti, no? Kung saan si Mary, yung nanay, yung mother ni Jesus sa laman, kalong niya, nasa kandungan niya yung patay na katawan ni Panginoong Jesus, at nakatingin siya ng malungkot sa kanyang anak. Ganyan, no? Ganyan ang tsura. Yan, kagaya ng makikita niyo sa picture. Okay. Pagkatapos, noong 1540, ayan, si Michelangelo, meron siyang kaibigan na ang pangalan ay si Vittoria Colonna. Vittoria Colonna. Ginawa ni Michelangelo, nag-sketch siya, no? In-sketch niya sa pamamagitan ng chalk. Pwedeng yung chalk ay literal na chalk or yung ginagamit na parang kulay black, no? Na pencil, na makapal. In-sketch niya uli yung Pietà. This time, ang itsura nito, hindi na yung nakatingin sa kanyang, sa Panginoong Jesus, kundi karga-karga pa, nasa kandungan pa rin niya ang Panginoong Jesus, pero nakatingin na siya sa likod, sa taas. Tapos doon, sa likod niya, merong isang nagliliwanag na cross. Tapos nakalagay doon, sinulat ni Michelangelo, kinote niya yung sinabi doon sa sikat na artikulo ni Dante na Paradise, nakalagay doon, "There, they don't think of how much blood it costs. There, they don't think of how much blood it costs." O nakalagay doon, doon sa krus na yon, hindi nila alam kung gaano kamahal o kung gaano kabigat ang naging kabayaran ng dugo ng Panginoong Jesus. Tetelestai. Ma-appreciate natin, ano? Dahil sa dugo ng Panginoong Jesus doon sa krus, natapos na ang lahat para sa atin. Tinapos na ng Panginoong Jesus ang lahat para sa atin. Kaya nga, wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong achievement, wala tayong natapos sa sarili natin. Kaya nga sabi ni St. Paul sa Galatians chapter 6 verse 14, sabi dito, "Ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na rin para sa sanlibutan." So sinasabi dito ni Paul, wala na lahat yung mga achievements ko sa buhay. Wala na yung aking reputasyon, wala na yung aking karunungan, wala na yung aking kagalingan, lahat yan. Pinatay ko na lahat yan. Patay na ako sa sanlibutan, patay na ako sa sarili ko. Kasi ang pinagmamalaki ko na lang sa sarili ko ay yung krus. Yung pagkakaligtas sa akin ng Panginoong Jesus. Dahil tapos na ang lahat. Ano ba ang mga tapos na? Ano ba ang mga ganap na? Unang-una, ano ba ang telestai? Tetelestai. Una, ang kahapon ay natapos na.
ang kahapon ay natapos na. Ano yung mga natapos kahapon? Una, ang mga hula patungkol kay Jesus. Yung darating siya rito, magkakatawang tao, at mabubuhay na muli. Tapos na yon. Dumating na yung ating tagapagligtas, no? 2,000 taon mahigit na ang nakakaraan. Wala na tayong aasahang magliligtas pa uli. Kasi ligtas, nandun na yung kaligtasan ng Panginoon eh. Iaano na lang natin, i-work out na lang natin sa pamamagitan ng ating personal ng pagkakilala sa Panginoon. Nakakalungkot, no? Sa bansang Israel, sila ang piniling bansa. Pero hanggang ngayon, karamihan sa kanila, naghihintay pa sila ng paparating na tagapagligtas. Eh, tapos na yon, no? Tapos na yung mga hula sa Panginoong Jesus. Dumating na ang ating kaligtasan. Pangalawa, ano ang natapos sa kahapon? Ang gawain ng pagliligtas. Hindi na natin kinakailangan gumawa pa ng lahat para lang tayo maligtas, no? Naalala ko, nung bata pa ako, paulit-ulit ko itong kinukwento, no? Kasi napaka vivid sa aking alaala, no? Yung nung bata pa ako, kung paano tuwing mahal na araw, umuwi kasi kami ng Bicol, no? Nawi-witness ko yung tatay ko noon, no? Na nagpipinitensya. Tapos, one time, all throughout ng nilakad niya, sumasabay ako eh. Tapos nakikita ko, tumitigil sila kada station. Tapos iharap ni Papa yung kanyang likod. Tapos merong parang magigilip yung ng blade dito sa likod. Para daw pag pinupukpok na, hinahampas na ng panghampas, dudugo yung sugat dito sa likod. So, awang-awa ako sa tatay, sa papa ko noon. Kikita ko dumudugo. Ako yung napapaaray. Tapos, kinausap ko siya. Umiiyak ako sa kanya. Bata pa ako noon. Sabi ko sa kanya, Pa, tama na. Tama na, tama na. At hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin na, Nene, sabi niya, kailangan ko to. Kasi, ang dami-dami kong kasalanang nagawa sa loob ng isang taon. Ito ang paraan para matanggal lahat yung mga kasalanan ko, yung makiisa ako sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Hindi ko masyadong lubos na maintindihan yun. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, sinabi ko sa kanya uli yun, no? Nung nag-share na ako sa papa ko, nung tumanggap siya sa Panginoong Jesus, nalinawan niya, sa isip niya, malilinawan sa ating lahat. Hindi na natin kailangang ulitin pa yung pagpapapako ng Panginoong Jesus sa krus, yung paghahampas ng sarili, pananakit sa katawan, para bang sinasabi natin na ito yung paraan, no, para maranasan ko yung hirap ni Jesus, mapatawad ako sa mga kasalanan ko. Walang tanong kasi, ba't kinakailangan pang bumaba ng Panginoong Jesus? Ba't kinakailangan pa niyang magpapako sa krus? Ba't kinakailangan pa niyang magpasugat, mamatay? Kaya naman pala natin. Diba? Ininsulto lang natin, iniinsulto lang natin ang ginawa ng Panginoon sa krus. Kaya nga sinabi niyang, tapos na, naganap na, nagawa ko na yung tungkulin ko. Yun yung sinasabi niyang ganun. Pangatlo, ano pa yung natapos sa kahapon? Yung mga pangit na nakaraan. Tapos na yung nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesus, lahat ng mga nakaraan natin pangit, natapos na yun, no? Napatawad na tayo sa mga kasalanan natin, yung mga naging kabiguan natin sa mga nakaraang mga panahon, lahat na yun. Tapos na, hindi natin dapat inaalala, hindi natin dapat pinagsisihan, pinanghinayangan, yung mga kasalanan natin pinatawad na ng Panginoong Jesus, nilinis niya na. No, tapos na 'yon, no. Wala yung mga pinagsisihan natin sa buhay. Alam niyo ba, mga kapamuso, no? Noong etong mga huling mga buwan lang. Hindi etong mga siguro mga nung nakaraang buwan. Ako ay nakaranas ng malalim na depression. Kasi alam niyo ba yung simula nung namatay si Pastor Joe, habang lumilipas yung mga buwan, pag naiisip ko ba yung mga kakulangan ko bilang asawa, yung mga naging dapat ginawa ko to, dapat ginawa ko ito, dapat ito yung pinakita ko sa kanya, alam niyo yun,
unti-unti siyang nagsisink in sa akin pag nag-iisa ako, pag naglalakad ako sa kalye, naalala ko yung mga dapat sanang ginawa ko. Pagkatapos, naalala ko rin yung, dahil doon, nadamay na rin yung naalala ko nung namatay si Mama. Dati hindi ko pinapansin yun, no? Namatay si Mama, okay na sana. Pero nung namatay si Pastor Joe, kapag naalala ko yung mga dapat sanang ginawa ko kay Pastor Joe, nadadamay ngayon yung mga dapat sanang ginawa ko sa Mama ko nung nabubuhay pa siya. Yung mga ganong mga bagay, dumating ako sa punto na lumalim talaga yung depression ko, yung bigla na lang akong iyak sa kalye, sisisi ako, tapos hingi ako ng tawad kay Lord, na sana Lord, ganito, ganyan. Tapos habang dumadaan ng mga araw, lumalalim yung regrets, no? Yung guilt conscience ko. Tapos isang araw, nung naglalakad ako sa kalye, biglang napaisip ako, sabi ko, Lord, alam ko naman na napatawad mo na ako sa mga kasalanan ko, hiningi ko na ng tawad lahat yan eh. No, hiningi ko na ng tawad lahat yung mga regrets na yan, yung mga dapat sanang ginawa ko at hindi ko dapat sanang ginawa kay Mama tsaka kay, lalo na kay Pastor Joe. Pinatawad mo na yun, Lord, eh. Nilinis mo na yun, natapos na yun eh. Kasama na yun sa cruise mo na dinala para sa akin. Tapos, ang sinabi ko na lang sa Panginoon ganito, pero sana Panginoon, turuan mo ko na matutunan ko rin mapatawad ang sarili ko. Kasi alam ko naman na napatawad mo na ako eh. Pero yung ako, yung mapatawad ko yung sarili ko. At pag ako ay nagkakaroon ng, alam nyo yung babalikan mo yung mga kalungkutang ganun, iniisip ko, tapos na yung mga pangit na nakaraan, tapos na yung kahapon. Kasama yun sa naganap na, na binigay ng Panginoong Jesus para sa akin. Ako ay nakakampante. Pangalawa, ano pa ang tetelestay? Ano pa yung natapos na? Diba una, ang kahapon ay natapos na. Pangalawa, ang mga paghihirap na ngayon ay natapos na. Hindi lang yung kahapon, no? Kundi yung ngayon. Ano ba yung mga ngayon na natapos na? Una, ibig sabihin, may pag-asa tayo. May pag-asa ka na sa tayo. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay. May pag-asa na tayong mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga pagsubok at ang mga paghihirap na nararanasan natin sa ngayong araw, sa bawat araw na nagdaraan. Alam niyo nung meron kaming binibilhang ulam dito no, sa kalayaan. Tapos yung binibila naming ulam, naging kaibigan ko, pangalan niya Maylin. Sarap magluto yun, no? Tsaka malinis. Suki ako noon, suki din si na Kuya. Actually, kina Kuya Boy ko nalaman yung karinderiya na yon. One time, na ako'y bumili sa kanya, chinismisan ako. Kasi meron siyang kagagaling lang na customer na babae, kakwentuhan niya. Hindi naman ako nagtatanong. Siya mismo yung nagsabi na, alam mo ba ma'am, yung kaalis lang dito, nagbinalita sa akin na, alam mo ba po ba, yan sa rainbow sa inyo, meron daw nagpakamatay. Ha? Parang wala naman akong nababalita. Hindi po, kasi yung mismong customer ko kanina ay ano niya, hindi ko alam kung pamangkin or pinsan, something like that, nagpakamatay daw, lalaki. Alam niyo kung ilang taon, early 20s lang. No? At ang nakakalungkot pa nito, yung pinsan din niya, no? Yung pinsan din niya, katatapos lang magpakamatay, mga ilang panahon bago siya nagpakamatay. Early 20s din, mga nasa 20 plus yata. Hindi pala early 20s, nasa 20 plus, no? Sabi ko, bakit? Anong problema? Tapos sabi ni Maylin, di ko alam mami, pero parang ang kutob nung nagbalita sa akin, ano yata, parang tungkol yata sa nabigong pag-ibig, something like, nawala ng pag-asa. Tapos sabi ko sa kanya, dapat talaga, pag umasa tayo sa Panginoon, hindi tayo mawawalan ng pag-asa, meron tayong kakapitan. Pag tayo ay may Panginoong Hesus sa puso natin, magdanas man tayo ng mga pagdurusa, pagsubok, no? No? Kakayanin natin yan. Kasi lagi tayong magkakaroon ng pag-asa na sa bawat sitwasyon na harapin natin, tinapos na yun ng Panginoon, dinala niya na. Kaya magkakaroon na tayo ng hope na mapagtatanggupayan. At hindi lang yun, pangalawa. May kapangyarihan ka na upang mapabuti mo ang iyong buhay.
hindi ka lang may pag-asa na, ah, matatapos din to. It shall come to pass. Itong dinaranas ko ngayon, it shall come to pass. Matatapos din to. Makakalimutan ko rin to. Iimsan din ako nito. No? Pangalawa, ang magandang bagay, meron ka ng power, may kapangyarihan ka na para mas mapabuti mo ang buhay mo. May kapangyarihan ka na na mapaglabanan mo ang mga tukso, mapagtagumpayan mo yung mga bisyo, yung mga kasalanang nag-tawag dito, kumukulapot sa'yo. Kaya mo nang tanggalin yun. May power ka na, no? May kapangyarihan ka na. Yung mga lagi mong ginagawa na hindi mo nananahirapan kang tanggalin, lahat yun. Pwede kang magkaroon ng kapangyarihang mapaglaban. And yes, even the demonic attacks, no? Yung mga atake ng Diablo, no? Yung mga evil forces, no? Kaya mong pagtagumpayan yun kasi kasama yun sa sinabi ng Panginoong naganap na kanya na yung trabahong yun. Inangkin niya na, di ba? Kaya nga sinabi ng Panginoon, we are more than conqueror through Him. Higit na tayo, conqueror na tayo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na pagtagumpayan na natin, mapagtatagumpayan na natin ang mga yan. Kung kakapit lang tayo sa krus, kung panghawakan lang natin yung pinangako ng Diyos, tapos na yan. Ginawa ko na yan para sa'yo, ikaw naman ang magtrabaho para mapagtagumpayan mo yan. Praise God. So ano pa yung ikatlo huling-huli na naganap na? Una, natapos na yung kahapon. Pangalawa, yung ngayon, yung mga paghihirap ngayon, natapos na. At huling-huli, ano pa yung natapos na? Ang pagkatakot sa darating na bukas ay natapos na. Yung mga darating pang araw, no, yung mga hindi pa, mga paparating pa lang, no, lahat ng yan, tapos na rin yan, hindi pa man yan dumarating. Sabi nga ni William Phelps, kung di ako nagkakamali, siya yung nag-quote nito, natutunan ko to kay Pastor John, no, sabi niya, we may not know what the future holds, but certainly we know who holds the future. Hindi man natin alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas sa mga darating na panahon. Hindi natin alam, hindi man tayo manghuhula, hindi pa nga dumarating eh, no? Pero ang magandang bagay, alam natin kung sino yung may hawak ng bukas, kung sino yung may hawak ng paparating pa lang. At sapat na yun, no? Para tayo ay magkaroon una ng kapayapaan sa bawat alalahanin. Kasama yun, yung magkakaroon tayo ng kapayapaan sa bawat alalahanin. Diba sabi nga ni Lord Jesus sa Matthew, ay bay, huwag niyong intindihin yung darating na bukas. Ano yung kakainin niyo, kayong mga mangyayari. Ang intindihin niyo yung ngayon, diba? Kasi alam ng Diyos lahat ang nangyayari sa inyo eh. Alam niya yung bilang ng buhok mo. Alam niya kung ano yung mangyayari bukas, hindi pa man nangyayari. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina. Kilala na kita. Alam ko na ang bukas mo. Alam ko na ang future mo. So kapag dumarating yung mga pagtatakot, ano mangyayari bukas? Pasama ng pasamampan. Ano mangyayari sa mga anak ko, Lord? Ano mangyayari pag nagkaroon ng lindol, gera, etc., etc.? Paano pag nagutom ko? Pag wala ng trabaho? Yung mga puro paano pag? Aba, huwag na natin intindihin. Problema na ng Panginoon yun. Kasi kasama yun sa tinapos niya na para sa atin. At pangalawa, may tiyak ka ng patutunguhan. Yun, di ba? Hindi ka lang may kapayapaan sa bawat alalahanin. One thing talagang sigurado tayo, mayroon tayong tiyak na patutunguhan. Ang ganda nung sinabi sa Pilgrim's Progress na pelikula eh. Ang ganda nito, God did not promise an easy journey, but a glorious ending. O, di ba? Sikat na sikat yan. Nakuha yan doon sa pelikulang Pilgrim's Progress. Hindi nangako ang Diyos ng madali ang paglalakbay o ng madaling paglalakbay sa mundong ito. Pero, nangako naman siya ng happy ending, ng magandang ending. Di ba, pag nanonood tayo ng mga pelikula, gusto natin yung mga magagandang ending. Kahit na tinitsagaan natin yung mga series, no, na puro hira, puro bakbakan, puro patayan, puro ganyan, kabiguan, ganyan. Ang iniisip natin, bali maganda naman ang ending nito, ay di lalo na sa buhay na ito.
Kasi abang nandito tayo sa lupa, mga kapamuso, hindi mawawala lahat ng paghihirap sa buhay. Mga problema, tukso, pagsubok. Sa totoo lang, no? Habang nabubuhay tayo dito sa lupa, parami ng parami yan. Kasi bakit gumagawa ang kaaway ng lahat ng paraan? Kasi naghahabol siya ng panahon. Alam niyang malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Kaya nagmamadali siyang tirahin tayo, lalo tayo mga Kristiyano. Nagmamadali si Satan tirahin tayo para bumagsak tayo. Ginagawa niya ang lahat ng effort niya kasi alam niya malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit niya na tayong kunin. At siguro, kung hindi man yung literal na pagbabalik niya agad ang malapit, siguro nagmamadali si Satan kasi alam niya, maikli lang ang buhay. Diba? Maikli lang ang buhay natin. Isang isap mata lang, matanda na pala tayo. Diba? Sino ba mag-imagine matanda na tayo ngayon? Babalik ka na, parang kahapon lang yung Linggo, kahapon lang yung Lunes, diba? Napakabilis ng panahon. Kaya gumagawa at gumagawa ang kaaway para hindi tayo magkaroon ng happy ending. Pero isang bagay na lagi nating tatandaan, mga kapamuso, sabi ng Panginoon, no? Maghirap man tayo, sabi, in this world you shall have many tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, sa mundong ito, magdaranas kayo ng maraming kahirapan, pero magalak ka na pagtagumpayan ko na ang mundo. So napakagandang pangako yun ng Panginoon. At ano ang magsisettle? Napakaganda nitong kasabihan na to. Sabing ganon, those marred hands had settled the issue. Yung kamay na yun na sugatan, na may pako, na pinako, no? Yung mga kamay na yun na nagpapakita, na napako sa krus, yun ay nagsettle ng issue, yung nagsolve ng problem. Kaya nga, diba yung kantang, habang may buhay, habang may buhay. Diba? Sumikat yung kantang yan dati, no? Pero sa isang banda, no? Kung iisipin mo, hindi lang tayo habang may buhay, pag-asa. Kasi maganda yung ending natin, eh. Tayo, walang hanggang buhay. Kasi sinabing walang hanggang buhay, dito sa buhay na ito sa lupa, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Magtatagumpay tayo sa lahat ng bagay. Hanggang makarating tayo sa walang hanggang buhay na kung saan makakasama na natin ang Panginoong Hesus, tapos na ang lahat. Pati tayo, masasabi natin sa sarili natin, wow, tetelestai, tapos na ang lahat. Salamat sa Panginoon, tayo'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Tinapos mo na ang lahat. Tinapos mo na po, Panginoon, ang kahapon. Tinapos mo na yung mga kasalanan namin. Pinatawad mo na kami sa mga kasalanan po namin, Panginoon. Yung gawain ng pagligtas, tinapos mo na. Dumating ka na, naging tagapagligtas ka na namin, Panginoon. Tinapos mo na, Panginoon, na lahat nang pwedeng mangyari ngayon ng mga paghihirap, ng mga pagdurusa, sakripisyo, problema. May pag-asa na kami, Panginoon, sa buhay na ito. May kapangyarihan na kami, Panginoon, para mapaglabanan namin ang lahat ng possibility na kami ay mapapahamak. At salamat, Panginoon. Salamat po sapagkat yung pagkatakot sa darating na bukas, Lord, tinapos mo na rin. Hallelujah. May kapayapaan na po kami, Panginoon, sa bawat alalahanin. Kahit makakaranas kami ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. Opo, malulungkot kami, pero merong peace sa heart. Kasi isipin namin, Panginoon, tinapos mo na rin yun. Kasama ka namin sa lahat ng pakikibakang ito. Kaya, Panginoon, hindi na kami matatakot, Panginoon. May tiyak na kaming patutunguhan. Ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya, may patutunguhan. Sa gayon, O Diyos, lahat, Panginoon, masasabi dipdip po namin, Panginoon, tapos na, naganap na rin po. At yun ay dahil sa iyo, Panginoon.
Tulungan mo lang kami, Lord, ang kinin po namin ang sinabi mong ito, tetelestai. Pag nakakaranas kami ng mga kabiguan, ng mga pagsubok, ng mga pagkatakot, Panginoon, ng mga pag-aalala, ng mga pagduruda, ng mga panghihina, ng kawalan ng loob, ng pagsubok, tukso, ng manlamig, lumayo sa iyo. O Panginoon, paalala mo sa amin, ginawa mo na ang lahat. Doon sa krus, tinapos mo na ang lahat. Para kami magkaroon kami ng inspirasyon, lumaban din kami, Panginoon. Ipaglaban po namin ang nasimulan mo na. Kasi po, Panginoon, lahat, sabi nga po sa Philippians, Panginoon, ang napasimulan mo sa amin, Lord, ikaw din ang tatapos. Yes, Lord, kayo ang nagsimula sa amin, ikaw din ang tatapos. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyo. Thank you so much. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
There's no sin too great. There's no There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares the. And there's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. And come on and declare that.